Magandang araw mga bata! Welcome to Chicano Glory Kids Online Sunday School! Nakaranas ka na bang tumulong mag-alaga ng baby? Ano yung mga bagay na ginawa mo para mag-alaga ng isang baby? Ngayong araw ay makakarinig tayo ng isang Bible story ng isang kakaibang paraan kung paano nila inilagaan ang isang baby. Ang story na ito ay matatagpuan sa Exodus chapter 2 verses 1 to 10. Sa loob ng 400 years, ang mga Israelita o tinatawag ding mga Hebreo ay manirahan sa Egypt. Noong mga taong iyon, ang lahi ng mga Israelita ay dumadami. At si Pharaoh, ang pinuno ng Ehipto, ay nag-aalala na ang mga taga-Israelita ay mas magiging makapangyarihan pa kaysa sa mga taga-Ehipto. Ang mga Hebreyong ito ay magtatrabaho sa akin at sila ay aking magiging alipin. Sila ay gagawa ng simento araw at gabi. Ang mga nagbabantay sa kanila ay merong mga latigo para sila ay kumayod ng maigi. Bawal ang tatamad-tamad at babagal-bagal dahil yari sila. Oo, lalatiguin sila. Ang mga Hebreo ay nakapagtayo ng 2 malalaking bayan. At gamon na nagtatrabaho sila ay parang gamon na dumadami pa ang kanilang lahi. Kaya si Pero umaasa siya na mas kukunti yung kanilang lahi. Pero imbis na kumunti, ay mas dumami pa. Si Pero ay nakaisip ng isang plano. Uutusan ko kayong mga nagpapaanak sa mga Israelitang ito na patayin nyo lahat ng mga batang lalaki na maipapanganak. Ngunit, ang mga babaeng ito ay may takot sa Diyos. Kaya, imbis na patayin, ay pinrotektahan nila ang mga bibing ito. Hindi nila sinunod ang utos ni Pharaoh. Kaya, si Pharaoh ay nagbigay ng nakakilakilabot na kautusan. Itapon sila sa Nile River. Isang Hebrew family ang pursigito na hindi nila hahayaang patayin ni Pharaoh kanilang baby boy. Sa loob ng 3 buwan, ang pamilyang ito ay tinago ang kanilang baby na sikreto. Soon, ang nanay ng baby na si Jacobet ay nagkaroon ng bagong idea kung paano niya mapapanatiling ligtas si baby. Kumuha siya ng isang basket at pinapalan niya ng napakatibay na pandikit ang paligid ng basket para makasigurado na hindi ito papasukan ng tubig. Amazing! Kumuha siya ng isang malambot na sapin at nilagay ito sa loob ng basket. Sunod, nilagay ni Jacobet ang kanyang baby ng dahan-dahan sa loob ng basket. Nilagyan ni Jacobet ng takip ang basket at dinala ito sa ilog ng Nile. Si Miriam, ang ate ng baby, ay sumunod. Pinanood niya ang kanyang nanay na si Jacobet na dahang-dahang binababa ang basket sa tubig. Ang basket ay lumutang sa ilog at ang baby ay ligtas at hindi nababasa. Si Miriam ay nagtago sa likod ng matataas na halaman na ang tawag sa English ay reeds. Nagtatago siya sa tabi ng ilog at pinanood niya ang basket habang ito ay lumulutang sa tubig. Hala, paano kapag nakita ng mga sundalo yung basket? Paano kapag may buhay sa tabi-tabi? Naisip siguro ni Miriam at nakarinig siya ng mga tinig. Ilang mga babae ang papunta sa ilog para maligo. Si Miriam ay nagtatago at sumilip sa reeds. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Iyon ay ang prinsesa, anak ni Pharaoh at mga naninilbihan sa kanya. Makikita kaya nila yung basket? Paano kapag ipatawag ng prinsesa yung mga sundalo ni Pharaoh? Parang basket yun ah. Ang sabi ng prinsesa, puntahan niyo at kunin ito. Ang
sinasabi ng prinsesa sa kanyang katulong. Nung binuksan nila ang basket, ang baby ay umiiyak. At ang prinsesa ay naawa sa baby. Ang baby na ito, baby ng Hebreo. Si Miriam ay umalis agad kung saan siya nagtatago at tumakbo patungo sa prinsesa. Gusto niyo po bang kumuha po ako ng Hebreong babae para ko mag-alaga po sa baby? Ang tanong ni Miriam nang merong paggalang. Oo, sagot ng prinsesa. Gawin mo iyon. Kaya si Miriam ay tumakbo sa kanilang bahay para tawagin ang kanyang nanay. Nung ipinakilala ni Miriam si Jacobed sa prinsesa, sinabi ng prinsesa, babayaran kita para alagaan ang baby na ito para sa akin. Ngayon, ang baby ay ligtas na. Wala nang susubok na saktan ng baby na ngayon ay pagmamay-ari na ng prinsesa. At ang baby ay nakuha pang manirahan sa piling ng tunay niyang pamilya habang siya ay bata pa. Ang baby ay lumaki at dumating ang oras para siya ay manirahan na sa palasyo kasama ang prinsesa. Ang prinsesa ay pinangalanan siyang Moses. Pinakitaan siya ng kabutihan at kabaitan at tinuring siyang parang tunay niyang anak. Ang Panginoon ay pinakitaan din tayo ng kabutihan. Tanging sa biyaya lamang niya kung paano tayo maliligtas sa kapahamakan dulot ng kasalanan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para mamatay sa ating mga kasalanan. Bakit kaya ginawa ng Diyos iyon? Ginawa niya iyon dahil mahal na mahal niya tayo. At nais niyang makasama tayo sa langit na bayan habang buhay. Si Jesus ay inilibing at pagkatapos ng tatlong araw, siya ay nabuhay muli. Ang sabi sa Bible, matatamo daw natin ang buhay na walang hanggan kung magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas at kung magsisisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Kung ikaw naman ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, maaari ka rin gamitin ng Diyos para i-share ang mabuting balitang ito sa iba. At maaari mo rin gamitin ang mga abilidad na ibinigay sa iyo ng Diyos para pakitaan ang iba ng kabutihan. Take note ha, hindi tayo gumagawa ng kabutihan para tayo ay maligtas, kundi dahil ayan ang resulta na tayo ay anak na ng Diyos. Maraming salamat Junior sa inyong pakikinig. Don't forget to read your Bible, don't forget to pray, and always obey your parents. And always remember that Jesus loves you.